Ngayon, ang tatalakayin natin yung 10 common problems nitong mga snake plants. So, kung mapapansin nyo na yung inyong mga snake plants, yung mga dako nila, ay nagkakaroon ng mamasa-masama. Talagang crinkled po yung kanilang mga dahon. Talagang bumabagsak po yung kanyang mga dahon. Yan, nagdo-droop siya. Ang ibig pong sabihin yan. Hello everyone! This is Sir Misunao, Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel! And for today's video, ano nga ba ang topic natin? Ito ay ang mga snake plants. Although nakagawa na tayo ng maraming videos about sa halamang ito, ngayon ang tatalakayin natin yung 10 common problems nitong mga snake plants. Kasi yung iba sa inyo, kahit na bihasa na, nagkakamali pa rin at talagang may nakikita tayong kakaiba sa kanila na problema, no? Ano-ano nga ba yan? Sampu po yan, ano? Ang bibigay ko sa inyo. Kaya kung ready na kayo mga ka-MVP, tutok lang po. And we're back mga ka-MVP. At ayan nga, medyo nahahaling tayo ngayon dito sa mga snake plants, ano? Dahil ang gaganda niyan. And ako nga, dumarami lalo yung mga koleksyon ko nito. Dahil napakaganda at napakadaming benepisyo sa pag-aalaga ng mga snake plants. May mga problema tayo minsan na encounter dito sa mga snake plants, ano? Bibigay ko sa inyo yung mga sign na may problema na yung inyong mga snake plants at the same time yung solution, ano? Kasi itong mga problema na to minsan hindi natin napapansin at na-overlook natin na nagiging sanhi para pumangit yung ating mga alagang halaman at the same time mamatay. Ngayon po, ang gagawin natin, ibibigay ko po sa inyo isa-isa yan habang pinakikita ko yung ating mga collection dito, tapos bibigay ko rin po sa inyo yung solution kung ano yung dapat yung gawin kapag na-encounter nyo yung problema na yan. Kaya simulan na natin. Yung number one nating common problem, ito yung mga soft and mushy leaves. So, kung mapapansin nyo na yung inyong mga snake plants, yung mga dako nila, ay nagkakaroon ng mamasa-masa, malambot, yan, katulad nito, eh, yan po ay sanhi ng overwatering. Minsan po, kapag too much moisture din po sa ating mga snake plants, doon sa kanila mga dakon at sa buong plants, yan po yung nangyayari. Lumalambot at mamasa-masa po yung kanyang dahon. So, tanggalin natin itong dahon na yan. Makikita nyo po, ayan o. Basa po yung kanyang dahon. Dahil po, walang butas yung paso, no? At maaari naman po, yung ginamit yung lupa, hindi well draining. So, kapag ganun po, nabababad po yung kanyang halaman. At yan po yung nagiging reason para po maging overwater tayo. Kapag naman po, too dense or compacted po yung lupang ginamit, nag-i-stack din po dyan yung tubig. Kaya po yun yung nagiging reason para maging overwater. Ito pong snake plants, parang mga succulents po ito, no? Na nakakapag-store po ng tubig sa kanilang katawan. Kaya medyo limit po natin yung pagdidilig. Ano ba solution dyan? Unang-una po, check nyo yung pots nyo, no? Kung may butas ba yan, baka mamaya tama yung pagdidilig nyo, pero yung paso nyo, walang butas. So, ganyan din po magiging epekto niyan, hindi magde-drain po yung tubig. Pangalawa po, i-remove natin yung halaman natin, tapos i-repot po natin. Yung pong mga roots na malambot, tanggalin na po at hugasan po natin, ano, sa running water. Tapos patuyuin po natin bago natin itanim uli. Tapos po, yung mga leaves po na ganyan, i-cut nyo na po, tanggalin na. Para po ma-promote yung bago at healthy na paglaki nitong ating mga snake plants. Yung pangalawa naman po nating common problem, yung drooping at pag-bend ng kanyang mga dahon, ano. Yung ating pong snake plants, talagang patayo po yung kanyang paglaki, no. Dahil nga po dun sa tubig na na-store niya, ang kanya pong growth is pataas. Kapag po nakakita kayo ng snake plants na yan, talagang bumabagsak po yung kanyang mga dahon, yan, nagdo-droop siya. Senyalis po yan ng root rot, ano. Paano nga ba nakukuha yung root rot? Again, overwatering po. Isa po yan dun sa pwede po nga dahilan ng pagbagsak ng mga dahon. Dahil kapag nag-overwatering po tayo, maaari pong yung ugat ng ating mga snake plants
eh ma-damage. At yung pong tubig na talagang nag-i-store sa kanya para tumayo po siya ng maganda, yan po ay napuputol. Dahil nga po, once na ma-damage yung roots ng inyong snake plants, hindi na po yan makakapagdala ng tubig dun sa kanyang mga dahon. Isa rin po yung underwatering, no? Yung pong mga dahon natin, pumapayat. At kapag sobrang payat po niyan, hindi niya kayang tumayo sa kanyang sarili. Ang tendency po, kapag halimbawa wala ng tubig yan, lack of water, babagsak po siya. So ano nga ba ang solusyon? Check po natin ano kung nag-underwater o overwater tayo sa pamamagitan po ng pagsalat po ng ating mga soil. Kapag halimbawa po yung ating soil, ito yun na, dyan lang po kayo magdilig. Ano? Iwasan po natin na makakumit ng overwatering and underwatering. Sa pangatlo nating problema, napapansin nyo ba minsan yung inyong mga dahon sobrang papayat at parang nai-stretch, ano? Halimbawa, itong ating mga dwarf na snake plants, compress na compress sila. Pero eventually, nagiging mahaba na yung dahon nila, pero hindi naman yung ganun talaga yung form nila. And kahit na yung mahahaba natin na dahon, minsan matataba po iyan, pero nagiging payat. Ang dahilan po niyan ay yung lack of sunlight. So kapag po kulang kayo sa araw, naapektuhan po yung pangangailangan niya. Kasi kailangan po nito ng photosynthesis, ano? Yan po yung ginagamit niyang pagkain. Ang nangyayari po sa kanya, kapag walang araw, humahaba po talaga ng mahabang mahaba yung kanyang mga dahon, tapos ang papayat. Ang tawag po dyan is etulation. So, kapag etulated na po yung inyong mga dahon, ibig po sabihin niya, naghahanap po ng araw, ano. Pansinin po natin kapag halimbawa nilagay natin yung snake plants natin sa isang lugar na talagang walang makukuhang enough na sunlight, madilim. Ang tendency po sa halamang ito is maghanap ng araw. At makikita nyo po na yung mga dahon niya is pipiliting humaba. Kasi po yan yung nature ng halaman eh, yung makasurvive sila. So ang gagawin nila is hahanap sila ng paraan para makakuha ng araw. At yung paghanap nila ng araw, yun po yung reason kung bakit humahaba yung mga dahon nila at nagiging payat. So anong solusyon dito? Bigyan po ng enough na sunlight. Kung halimbawa pong ilalagay nyo sa loob ng bahay, mas maganda po yung bright na indirect na sunlight. Pwede po siya sa tabi ng bintana. Pwedeng-pwede na po yun, no? Although itong mga pagka-etulated nitong ating mga snake plants, hindi na po maibabalik. Ang magagawa na lang po natin is yung mga bagong tutubo sa kanya at bagong lalaking halaman, yun po, magiging compress uli at babalik yung dating form. At pang-apat nating problema, yung mga brown tips, yan. At tapos po yung mga spots sa leaves nila na brown, no. Marami pong causes yan, no. Yung pagkakaroon ng brown na spots. Unang-una po, yung physical damage. Halimbawa po, yung inyong halaman, tinransport nyo. O halimbawa, binyahe. Tapos nagkaroon ng sugat, maaari po yung magkaroon ng mga brown spots, ano. Yung pong weather, yan po. Yung weather po, isa rin po yan sa mga factor na nakaka-apekto. Kapag po pabago-bago ng panahon, maaari po yan mangyari. Kapag halimbawa naman pong sobrang init, maaari din po yung mangyari. Kapag halimbawa pong sobrang lamig naman, yung freezing season na tinatawag, pwede rin pong maging ganyan yung inyong mga snake plants. Isa pa pong reason kung bakit nagkakaroon ng brown tips yung ating mga snake plants is dahil dun po sa kanyang nutrients na natatanggap. Kapag halimbawa pong nag-over-fertilize tayo ng ating snake plants, maaari pong maging brown yung tips niya at magkaroon ng brown spot po yan, ano. Dahil po dun sa tinatawag na root burn. Kapag halimbawa pong over-over na fertilization yung ginawa natin sa ating halaman, maaaring ma-damage yung roots niya. At kapag na-damage po yung roots niya, maapektuhan po yung itsura ng leaves niya. Isa pa rin pong reason ay yung tubig na dinidilig natin. Kapag yung ginagamit po natin is maraming chemical, like yung mga chlorine, yan po, maaaring maapektuhan po yung dahon. So, ang magandang gawin natin is gumamit tayo ng filtered water. Pwedeng halimbawa, kung hindi maiiwasan na merong chlorine yung inyong mga
tubig, maaari nyo pong 24 hours na pababain muna siya. Or pwede rin kayo magsahod ng rainwater. Yan, mas maganda po sa mga snake plants yung rainwater. Another solution is kung halimbawang affected po yan yung mga snake plants niyan, maaari nyo pong ikat na yung pruning na tinatawag natin, ano, at tutubuan naman po yan ng bago. So kung ayaw nyo lang po na talagang makita na pangit yung dahon ng inyong snake plants, yan po yung maaari nyong gawin. Sa panglima natin, yung yellow leaves, ano, although yung ating mga snake plants na iba may yellow talaga yung leaves nila, yung variegations, exempted po yan, ano. Pero minsan po yung yellow leaves, tingnan natin, ano, kapag mamasama-sama po yung dumilaw na dahon, ang ibig po sabihin yan, nag-overwater tayo, no. Maaaring din pong maging cause yung underwatering, no, tsaka yung mga inconsistent na pagtutubig. Halimbawa, ngayon, masipag kayong magdilig at talagang dinidiligan nyo siya every time na matuto yung lupa. After ilang months, tinamad na kayo at nakalimutan nyo, maaari pong dumilaw yung dahon ng inyong mga snake plants. So, yan po yung mga reason yan. Kadalasan po, dahil po sa pagdidilig natin at maling pagbibigay sa kanya ng tubig. Ang solution po dyan, every time po na magdidilig tayo, make sure lang po na talagang tuyo na yung lupa. Ano, mahirap po kasi na mag-sit in po dyan yung tubig at eventually po madamage yung root. Yan po yung talagang pinaka main na reason kung bakit nagkakaroon ng mga dilaw na dahon. Sa pang-anim naman po natin, ito yung mga deformed na leaves, ano. Although itong mga snake plants, nakaka-surprise kasi kapag halimbawa nanganak sila, maaaring iba yung form na lumabas. Pero iba po kasi yung deform na kapag halimbawang natural na itsura niya, tapos nag-iiba po siya, yun po ay talagang napapalitan na yung form niya. Ano ba yung sanhi niyan? Pest infestation po. Halimbawa, nagkaroon po ng peste yung inyong mga snake plants, ano, maaari pong maiba yung itsura niya. Yung mga small bugs po or mites, yan po, sila po yung mga peste na nagsasap ng juices dun po sa loob ng inyong mga plants. May mga various fungal diseases din po na nagiging cause para po ma-deform yung inyong mga halaman. So, anong dapat gawin? Maaari po kayong gumamit ng homemade na pesticide. Pwede rin po kayong gumamit ng mga nabibili sa commercial nating mga garden. Like for example, yung mga insecticide, pesticide, yan, fungicide. Yan po, mabibili nyo po yan sa mga garden shop. Pwede po kayong magtanong kung ano'y para sa mga snake plants. Kapag hindi po malala, maaari nyo pong i-prune yung affected na area. Pero kung halimbawa pong talamak na po yung pagka-infect ng inyong halaman, ilipat nyo na po siya ng ibang pwesto at isegregate sa ibang halaman para po maiwasan yung pagkakahawa-hawa nila. Yung mga wrinkled leaves. Kung mapapansin nyo, may mga snake plants din po na naglalabasan na po ng ibang variety, no? Yung mga talagang wrinkled po yung kanilang mga dahon o parang kulubot. Pero ibang klase rin po yung problema kapag halimbawang nagkaroon po ng mga kulubot-kulubot yung inyong mga snake plants. Ano ba ang reason yan? Yung pong temperature minsan, nahi-heat stress din po yung mga halaman, ano? Pwede po nilang pagdaanan yan. At the same time, makikita nyo po, napaka-dull nung kulay nila. Hindi katulad nung ibang original na color nila dati. Kung halimbawa, sobrang green niya, nagpipil po yung kanyang kulay. Bukod po sa temperature, maaaring cause din po niyan yung excessive sunlight. Tapos pwede rin po underwater kayo kapag kulang sa tubig o kulang sa pagdidilig, ano. Yung pagbabago-bago po ng environment, nakakaapekto rin po yan doon sa inyong mga snake plants para maging kulubot, ano. Kapag halimbawa po ngayon, dinisplay niyo siya sa pwesto na medyo nalalagyan siya ng araw at mainit, tapos ililipat niyo siya sa malamig, maaari pong mag-iba yung itsura ng dahon, kumulubot po, at ayan, pwedeng maging mapanglaw po yung kulay niya. So, ang ating solusyon dyan, kung halimbawa pong ililipat ng pwesto yung ating mga snake plants, make sure lang po na gradually o unti-unti siya ipakalala sa environment. Huwag po yung pabigla-bigla. Kasi minsan, kung saan na po hiyang yung ating snake plants, gusto na po niya yung ganong environment. And kung ililipat natin siya, dapat sanayin natin siya ng paunti-unti dun sa paglilipatan natin.
Yung pangwalo nating problem, ito yung twisting and curling ng kanyang leaves, no? Minsan, yung ating mga snake plants, meron po talagang ganun, yung patwirl, yung kanilang form. Pero ibang klase po kasi kapag ganun po yung problema, ang reason po kasi minsan is yung underwatering. At minsan po, may makikita po kayo na talagang papunta po dun sa kanilang mga ilalim, ano? Yung pag-curl niya po, pababa. Papunta dun sa mga lupa. Itong mga halaman, naghahanap sila ng paraan sa sarili nila. So, ang talagang mahanap nilang paraan is talagang mag-twirl po sila at abutin po yung pinaka-moisture dun sa lupa. Kaya po, minsan makikita nyo po yung inyong mga snake plants na talagang, ayan, nagtutwist siya tapos pababa dyan sa kanyang mga lupa para po makakuha siya ng enough na tubig. Pwede rin pong maging cause niyan yung peste. Yan. Kapag halimbawa po infected po yung inyong halaman ng peste, maaari po ding mag-twist yung dahon. Yung over-fertilization din po, yan. Pwede rin pong maging reason niyan. Check po natin yung pagtubig. Pangalawa po, mag-spray po tayo ng pesticide. And sunod po, huwag tayong mag-over-fertilize. Kung maaari nga po, organic fertilizer na lang o yung soil na lang po yung patabain natin. Sa pangsyam naman nating problema, yung mga rough leaves po, tsaka may mga parang bilog-bilog na scale. Yan po. Yan po yung reason yan, ano? Yung mga scale po, yan, fungus, insect. Yung mga scale po, yung mga insect na yan, yung mga rust, fungus. Yan po yung nagiging reason para pumangit yung dahon nila at maging rough. So, ano nga ba yung dapat gawin dito? Unang-una po, kapag mga insekto at peste, pesticide po again. Pwede rin po kayong gumamit ng neem oil, lalo na dun sa mga pabalik-balik na scale. Yan, mas maganda po yung ating paggamit ng neem oil. May ginawa po akong video niyan, pwede nyo balikan yung paraan ng paggamit ng neem oil, no? Kasi maganda po yung neem oil dahil sila'y dumidikit doon sa dahon at talagang naiaalis po yung mga pakalat-kalat na mga scale na yan at yung mga ras, fungus, no? Sa pangsampu po at huling-huli, yung pagiging slow growing po nitong ating snake plants. Yan. Minsan hindi mo ma-determine kasi sila naman talaga very slow grower yung iba na variety. Pero kapag halimbawa po, yung inyong snake plants, sobrang tagal na hindi nagbabago at walang improvements, maaari pong ang reason niyan yung kanyang pot. Maaari pong hindi na akma sa size ng pot yung kanyang laki. So, pwede rin po na maging reason niyan, yung pagkakulang po niya sa nakukuhang araw. And one thing, pwede rin po na lack of nutrients. Halimbawa, yung lupa nyo, napakatagal na ginagamit. At talagang medyo matagal-tagal na nakatanim dyan yung inyong snake plants. At hindi nyo napapansin na na-consume niya na lahat ng nutrients. Maaari pong bumagal po yung paglaki ng inyong mga snake plants. So ano bang dapat gawin? Unang-una, yung repotting po natin. Dapat titingnan po natin. Every 6 months or 1 year, pwede na po tayong maglipat. Kung halimbawa, pot bound o root bound na po yung ating snake plants, ilipat na po natin yan at maaari pa nating ipropagate, ano? Bigyan po siya ng enough na sunlight at the same time, enough nutrients. Kapag halimbawa po naglipat tayo, maganda po yan dahil mapapalitan din po yung sustansya ng old soil na ginamit natin sa pamamagitan po ng pagpapalit natin ng panibagong potting mix. So ayan mga ka-MVP, napanood nyo na po yung 10 karaniwang problema, no, sa pag-aalaga nitong snake plants. Yung iba sa inyo, nararanasan nyo na ha. Kapag halimbawang nakita nyo nga nagkaganyan yung inyong mga snake plants, alam nyo na po yung reason at alam nyo na po yung gagawin. So salamat na marami-marami sa mga nanood ngayong araw na ito. At sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, yung plants and gardening, mag-subscribe na po kayo. Huwag nyo po kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search lang po Hermie Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na po yan. Salamat ng maraming mga ka-MVP, and this is Hermie Sunaho nagsasabi po sa inyo ng happy planting, bye bye.